Kamusta na? Ako po si Vanjo Merano. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayon ay magluluto tayo ng sinigang na bangus. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito yung bangus. Kilala rin ito sa tawag na milkfish. Ito naman yung kangkong. Gagamit din tayo dito ng sitaw o snake beans. Ng okra. Siling pansigang. Kamatis. Hiniwa lang natin ito. Dilaw na sibuyas. Ito naman yung patis. Ground black pepper. At syempre, kagamit tayo ng ating Knorr sinigang sa sampalok mix. Ito yung original na 40 gram pack. At bukod dito, kakailanganin din natin gumamit ng tubig. Ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Matatagpuan nyo rin ito sa panlasangpinoy.com. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Maglalagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot at iinitin na natin ito. Habang iniinit ang tubig, ilagay na natin dito yung sibuyas. At isunod natin kagad dito yung kamatis. Papabayaan lang natin na uminit itong tubig hanggang sa tuluyan na itong kumulo. At kapag kumulo na yung tubig, ilalagay na natin dito yung bangus. Dahan-dahan lang natin ilalagay yung bangus dito isa-isa. Mas maganda kung sariwang bangus ang gagamitin natin dito. Basta siguraduhin lang natin na natanggal na natin yung kaliskis nito at nalinisan na natin mabuti. Pwede rin kayong gumamit dito ng boneless na bangus. At para dun sa mga may hilig sa tiyan ng bangus, pwedeng-pwede tayong gumamit dito ng bangus belly lang. Itutuloy lang natin ang pagluto dito. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot. At pagkatapos, luluto lang natin ito ng between 8 to 10 minutes. Basta nasa medium heat lang tayo. Sa puntong ito, ready na itong bangus. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay ilagay na natin itong ating Knorr sinigang sa sampalok mix. Ito yung original na 40 gram pack. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos, ituloy lang natin ang pagluto ng mga 2 minuto. Ngayon naman ay ilagay na natin dito itong ating siling pansigang. Pwede na rin natin ilagay dito yung sitaw. At pati na rin yung okra. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Ang gagawin natin dito, itutuloy lang natin yung pagluto sa medium heat pa rin, between 5 to 7 minutes. Sa puntong ito, luto na yung gulay natin. Pero nasa sa inyo pa to kung gusto ninyong lutuin pa ng mas matagal. Meron kasing iba sa atin na gusto yung malambot na gulay. Para sa akin, ang gusto ko sa sinigang yung medyo may pagka-crunchy pa. Pero dapat luto na yung gulay natin, kagaya nito. Ang gagawin ko dito, ilalagyan ko lang ito ng seasoning. Gumagamit ako dito ng patis o ng fish sauce. At naglalagay din ako dito ng ground black pepper. Yan, ganyan lang kasimple yung ating seasoning dito sa ating sinigang na bangus. Haluin lang natin ito.
At tingnan nyo ha, lutong-luto na yung bangus dito at yung gulay makulay pa. Napaka-appetizing tingnan. Ngayon pwede na nating ilagay dito yung ating pinakahuling ingredient. At ang tinutukoy ko yung kangkong. Karaniwan kong hinuhuli yung mga green leafy vegetable katulad nitong kangkong. So pagkalagay natin ang kangkong dito sa ating cooking pot, ang ginagawa ko ay pinapatay ko lang yung apoy dito sa ating lutuan. At pagkatapos, tatakpan lang natin itong ating cooking pot at papabayaan nating maluto yung kangkong ng residual heat o yung init na natira dito sa loob. Mga 5 minutes lang, okay na yan. Tapos ilipat lang natin sa isang serving bowl at iserve na natin. Eto na ang ating sinigang na bangus! Tara, tikman na natin to. Ito na yung ating sinigang na bangus. Ang sarap humigop ng mainit na sabaw nito. Kaya unahin natin yung sabaw. Ang sarap. Ang sarap ng pagkakaasim niya, tama-tama lang. Nabibigyang justice nitong ating pampaasim yung bangus, no? So tama-tama siya. Ah, sarap. Ito yung asim na gusto ko. At lasang-lasa ko pa rin yung bangus kahit na maasim tong sabaw nito. Ang paborito ko dito yung bangus belly. Kaya yung una kong kakainin. Mahilig din ba kayo sa bangus belly? Wow! Panalong-panalo. Wow, sarap. Sobrang sarap. Alam niyo, napaka-simple lang lutuin itong sinigang na bangus. At simple lang din yung ginamit nating mga ingredients dito. Ito yung karaniwang kong ginagawa kung hindi ako gumagawa ng version na sinigang na bangus sa miso. Minsan gumagawa rin ako ng sinigang na bangus sa kamyas, pero ang paborito ko sa lahat ay yung simpleng recipe na to. Kasi ang dali lang gawin, di ba? Pagsasamahin lang natin halos lahat ng mga ingredients, papukuluan natin. Pagkatapos, ilalagay natin yung pampaasim. Tapos ayun na, ready na itong ating sinigang na bangus. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung nagustuhan ninyo itong ating featured recipe, sana'y pakilike itong ating video. Isang taus-pusong pasasalamat po sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa ating mga videos. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod.